What's up mga kamital, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang hiling ko lagi ay sana nasa mabuting kalagayan po kayo lagi dyan. At andito naman pong muli ang inyong kamital na si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea kung paano magcutting ng pipe gamit ang ating cutting torch. So mga kamital, sa pagbibibill ng ating pipe, lalo na pagka malaking pipe yung ating ibibibill, kung gagamit lang tayo ng grinder ay matatagalan po tayo sa paggawa ng ating bevel ng ating pipe. Kaya bilang isang pipe fitter o isang pipe fabricator, ay mas maiging alam din natin kung paano magbevel ng pipe gamit yung ating cutting torch. Mga kamital, yung ating gamit ngayon ay isang normal cutting torch lang yung ating gagamitin. Wala po tayong bevel machine na available para gamitin sa pagbibevel. So, kung gagamit tayo ng manual cutting torch, ay hindi tayo mag-i-expect na maganda agad yung ating pagkakating ng ating bevel. Kasi hindi naman natin minsan ma-maintain yung ating kamay na laging tuwid. Ituturo ko lang po sa inyo yung kung paano natin gawin yung ating pagbibevel gamit yung ating cutting torch. So mga kamital, ang pagbibevel ng pipe gamit yung ating cutting torch ay hindi po madali. So ngayon sa video na ito ay magbibigay po ako sa inyo ng tips kung paano natin gagamitin yung ating cutting torch sa pagbibibil. At siguraduhin mo lang kamital na mapanood mo itong buong video na ito upang magkaroon ka ng idea kung paano ito gawin. So bago tayo magsimula mga kamital, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share sa ating videos. At i-click mo na rin yung ating notification bell para update ka lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. So let's go mga kamital, start na tayo! So ito yung ating example mga kametal. Itong ating 8-inch na pipe na schedule 80. So yung kanyang thickness dito is 12.7. So ibibibil natin yan, gagamitan natin ng cutting torch. Kasi sa pag mga malalaking mga tubo na, lalo na pag mga makakapal gaya nito, schedule 80, medyo matatagalan tayo pagka i-grind natin sa bevel. So mas mabuting alam din natin ang magbevel gamit yung ating cutting torch. So ituturo ko po sa inyo yung step by step kung paano. So pasensya na kayo at scrap lang itong ginagamit ko. So unang-una, nag-marking ako ng dalawang marking dito. Itong unang marking ito, example lang ito. Kunyari ito ay 1 meter hanggang 1 meter ito sa joint na ito. Yung ating kapal ng ating pipe is 12.7 yung kanyang thickness. Kuhanan nyo lang ng ating standard bevel na 37.5 na tinuro ko na sa inyo, yung ating tan of 37.5 times 12.7. So yung answer nyan mga 9.5. So simula rito sa joint ninyo, atras kayo ng 9.5. So yan na yung inyong guide para kakatingin nyo na ng gas cutting direct sa ating 37.5 na bevel angle. So mga kamital, yung ating gagamitin na cutting torch ay yung ating normal cutting torch lang. Hindi tayo gagamit ng bevel machine. Hindi tayo mag-expect ng makinis. Kasi hindi naman yung bevel machine na maintain lang yung kanyang angle sa pagka-cutting. Kaya makinis. So ang tips ko sa inyo, kung mag-cutting kayo ng ating direct bevel, ay huwag nyo agad i-zero-zero yung ating bevel. Tirhan nyo kasi magpa-finalize pa rin tayo sa pag-grinder para kuminis yung ating bevel. So let's go mga kamital at atin na itong kakatingin. So mga kamital, ito yung ating gagamitin na cutting torch. So unang-una, linisan nyo muna yung kanyang nozzle para maganda yung daloy ng kanyang hangin at yung kanyang gas. So gagamit kayo ng tip cleaner para malinis yung loob. Ito naman sa ating oxygen at sa ating acetylene. Ayan, i-open natin. So ayan, range siya ng more than 60 psi. So I think tama na yung kanyang psi sa oxygen.
So dito naman sa ating acetylene. So yan, okay na yung timpla ng ating acetylene. So sisimulan na natin yung ating pagka-cutting. So mga kamital, yung ating bevel angle ng ating pipe is 37.5. Kailangan lang natin i-maintain yung ating angle ng ating cutting torques para parehas yung kanyang bevel. So minsan naman ay hindi natin mapiperfect kasi nga manual naman yung ating ginagamit lang. So at least tirhan natin ng konti para sa paglilinis, sa pagpa-finalize natin sa ating grinder. Yan, huwag natin i-zero-zero. So ayan na yung resulta niya mga kamital. Yan yung ating bevel. Gumamit lang tayo ng ating manual cutting torques. So kailangan pa rin natin na mag finalize ng ating grinder para kuminis yung ating edge, yung ating bevel. So sa sinabi ko kanina, huwag nyo munang i-zero-zero yung ating bevel. So kailangan yung pagkalinis niyan ay sa kanyo i-finalize yung ating standard bevel na 37.5. Ilinisan na lang natin yan ng ating grinder. So sa atin namang paghawak ng ating cutting torques, ilapat lang natin yung ating nozzle dyan sa ating pipe. Yan. At saka i-maintain lang natin yung ating angle para maintain din yung kanyang angle. So minsan ay hindi natin maiwasan na minsan ay gumagalaw-galaw yung ating kamay, yung ating pulso, kasi hindi nga ito machine yung ating gamit. So okay lang yan, at least sa paglilinis nyo na ng pag-final nyo ng ating grinder ay doon nyo na ipa-finalize yung ating tamang pag-bevel. Yan, yun sa paglalagay nitong ating standard na landing. So ganyan lang yung ating pag-bevel gamit yung ating cutting torques mga kamital. So ganun lang mga kamital yung ating pagbebevel ng ating pipe gamit yung ating gas cutting torques. So para sa mga baguhan ay alam kong hindi madali itong gawin itong pagbebevel ng pipe gamit yung ating cutting torques. So mga kamital, kung gusto nyo talagang magawa yung ating pagbebevel gamit ating torques, ipapractice nyo lang muna yung ating pagbebevel. So kung dyan naman kayo nagtatrabaho sa fabrication works gaya ng itong aking trabaho dito, kung mayroon dyan mga scrap pipe na pwedeng gamitin doon sa pagbibibil, yan, praktisan nyo lang. So, sa pagbibibil, kailangan din talaga nating ipapraktis yung ating kamay. Yan, lalo na pagka hindi pa tayo sanay sa paghawak ng ating gas cutting torques. So kailangan nating ipraktis ng maayos. So, bilang isang pipe fitter or isang fabricator, ay kabilang na talaga ito sa ating trabaho, ang paggamit ng ating cutting torques. So
dapat natin malaman ang trabaho na ito. So mga kametal, bago tayo magtatapos, magsa-shoutout muna tayo sa ating mga masugid na mga taga-subaybay, yung mga nag-request sa atin na nagpapa-shoutout. So i-shoutout muna natin. Yan, mega-mega shoutout pala dyan kay Toto Bray Dorado at isang kapwa natin na vlogger, si Toto Bray Dorado. So mega-mega shoutout sa iyo dyan bro. Good luck sa iyong YouTube channel. Mega shoutout din dyan kay RM Wilder Video Channel. Ayan, mega-mega shoutout sa iyo dyan sir. At ingat-ingat po lagi dyan sa iyong trabaho, kung saan ka man ngayon sa atin or sa ibang bansa. So mega-mega shoutout dyan sa iyo sir. Mega shoutout din dyan kay Jalisanos Fritz. Ayan. So I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan, kung saan man kayong bansa. Ingat-ingat po kayo lagi dyan sa inyong mga trabaho. Kung mayroon naman kayong mga katanungan about sa video na ito, ay huwag po kayong mahiyang mag-comment dyan sa ating comment box. At kung mayroon naman kayong mga request about sa piping fabrication na gusto nyong ipagawa sa akin, at kung kaya ko naman yung gawin, ay gagawin ko po yan. Kung mayroon po tayong mga free time, ay ginagawa po natin yan. So mga kametal, bago tayo magtatapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay isubscribe mo na yan at i-click yung ating notification bell para ma-update ka lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. I-like mo na rin yan at i-share para naman makatulong doon sa iba. So yun lang mga kametal, at sana ay meron kayong natutunan sa video na ito, at sana napagkuhanan nyo ng aral at idea. I hope magamit ninyo sa inyo inyong mga trabaho. So yun lang mga kametal, at maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. So bye bye.